Harvest International. We're gonna load up into the Land of Dawn anytime soon. Glue versus Benedetta in the XP lane. Anong pwede natin ma-expect dito? Sobrang classic nito and maagang pag-engage sa mga skirmishes ang aabangan natin kasi ang bibilis mag-clear ng minions ng dalawang hero na to and ang bibilis din kumilos. So definitely, ang aabangan natin dito is kung paano nila kukontrolin lalo na yung mga objective takings dito. Game 1, Blacklist International versus RSG Slate Philippines. Anong pwede nating makita sa XP sa ating early game dito, Chantel? Well, for the XP lane, kasi napaka-importante, talagang batikan na rin yung dalawang XP lane natin for this game. Paunahan na lang to in terms of team fight. So, definitely, they will be part of the team fight. Lalong-lalo na doon din magsuspon ang ating turtle objective. But yes, for Blacklist, it's gonna be Kaja as their jungle. So, difference dito is the spells, of course. So, talagang battle of the retribution. And actually, nakakagulat, no, na mukhang mid lane Exhort ata nahuli. Hindi niya ina-expect na apat pala mula sa Blacklist International ang nandun. And first blood ay makukuha ni Renje. 50 seconds pa lang ay ube time na agad. Wow. Apat na tao sa river para mahuli yung makulit. Eh kung makulit at hindi mahuli ng isa, eh di apat mo. Oo, diretsoy na lang agad. Well, predicted by Blacklist International, kaya ganun din ang kanilang naging rotation. And it's a good strategy for them. Knowing na naka-mister shop din dito si Exhort, so mapipigilan yung gusto sana na mabilis magkaroon na ng items. Naku, inabot naman dito si Wise. Tatama doon yung glue. Oh, and yung Petrify play at light dito with the bouncing ball. Wow, grabe yun ha. Early game pa lang. Ito yung literal, kakagising mo pa lang alas 4 ng umaga. Woke up like this. 2-0. And si Super Red though, dahil nga sa extra range ng tsakadal ni Eman, yun yung naging trade-off. Medyo napopoke si Super Red, pero grabe naman yung aggression ng Blacklist. Uy, aabutan nga yung Super Red dito. And Shadow Kill mula kay H2O. Classic Hayabusa play mula sa kanya. Yung Turtle Eye available na. So pwede na silang pumesto rito. At ayan na nga ang electrifying beats. Exhort popping the ultimate pero mukhang hindi na sila magko-contest pa. Blacklist International secures the first turtle of the game. At mukhang gold lane na naman ang ating rotation. For Protect 1 ang ginagawa ngayon ng RSG. And by the way, talagang makukuha na nga Blacklist International yung turtle objective doon dahil nakuha na rin at nagamit actually ni H2O yung kanyang shadow kill doon sa may bottom lane. So it's more of the teams having trades doon sa mga usual na ginagawa and mirror rotation ang ating nakikita actually. Oops, electrifying beats ang hawak dito ni Yue. Habang si OMIV, okay, level 4 na si OMIV dito. Same with Light. So ngayon, minabantayan lang nila kung saan dadaan itong dalawang utilities ito. It's very interesting to see, no? Minsan lang kasi natin makikita to na si Yue ay may hawak na electrifying beats. Ito yung tipo na parang kumikislap-kislap around you. And again, mid-range mage ang isang Valentina. So aabot naman ata ang damage na yun. But then again, wala kasing masyadong options na maganda apart from the Shadow Kill or maybe even yung Tyrant's Rage. Oo, kailangan nga pang ikon consider. And yung electrifying beats kasi pagsamahan mo nung kanyang taunt, maganda para sa kanya. Pero nga lang, top lane na. Uy, Renej dito ha. Shadow kill! Play pero hindi ka makakatakas! H2O with the kill! Habang si Wise, okay? Merong parang kamusta. Akala ko makakatakas na. Akala ko nakaisa na. Pero meron palang sagot. Frenemy count, H2O, 1. Why na? Renej, 0. Ito yung mga aabangan natin. Again, magkakilala yung dalawang players na to. Maganda nga dive in. That's the purpose of the Hayabusa ngayon for RSG. Kung magaling ang Blacklist International in terms of team fights, pumiktay na isa-isa. Pipilit babawi dito. Oh, at si OMIV with that Numinum Blast. Apat na members mula sa Blacklist International. Wow. Nakikipagpatintero ngayon ng RSG pero lalayo na ang Blacklist. Available na rin. Actually, 15 seconds pa bago doon sa Turtle. Pero si Exhort, hinahabol nila rito. Ah. Respect call from Blacklist International. It was a 2v4. Yep. Madalas pag nakakita tayo ng ganong pwestuhan, parang papasukin na talaga eh. Pero mukhang nirespeto nila ang kakayanan ng RSG for a potential outplay there. At ngayon, nag-spawn na rin ang pangalawang pagong ng laro na to. It's 4 minutes in at mukhang mauuna ang Blacklist International sa pwesto pero hinabol agad ni Exhort. Hey, Light! Papasok nga ba dito and may Tyrant's Revenge. Makakapatay si Eman dito ng isa habang si Exhort ay lumalalim na rin. Super Red, nandito na rin.
Kaya lang itong mga members kayo ng RSG, ang target lang muna nila, objective. Pero papayag ba ang blacklist dyan? Light! Dito, inuuna na lang niya yung purple. Pero may Tyrant Stevens, Tyrant Sage. Medyo bitin yung magiging follow-up na yon. Flicker na gamit na Alec to find a blow. At hindi pa nga matutuloy ang laban na yon unless pinasok bigla ni H2. Pero hindi siya makakakuha ng isa. Konti na lang frenemy count number 2 na sana. Pero RSG State Flicks! Straight out of NXPE! And Luminum Blast! Kaya lang makakapagpapa dito ng ultimate itong si Nats. Ito ha, isang kapatid yung oo, nga pala. Pumunta din. Kanina pa natin sinasabi na frenemies, dati din palang teammate ni Exorc, si Rene J. Pero bottom lane! Ako pinagtulungan ng tatlo mula sa Blacklist International. Si Eman ay natitira na lang na mag-isa rito. Oh my V, nakaamba yung kanyang charge. Pwede na nila i-cut to. Ngayon yung minions na flow ay nasa kanila. Sobrang magkaiba yung dynamics ng dalawang team natin. Kasi kung mapansin natin for RSG, after objective taking, may dumediretso agad sa mga gilid para mag-clear ng minion wave. Specifically, H2O. So more on the split push din. Clear ng minion wave. Ayan na naman. Ayan na naman. Frenemy count number 3 naman. Nako! 2-0. 2-0 para kay H2O. Hindi na kayo sa pala si Exorc. So, okay. So, bilangin na lang natin. Bilangin na lang natin na sabay. 3-0 na. And kailangan ng mga... Actually, si Rene J kanina may magandang play din naman siya. So, parang feeling ko nasa 3-2 score natin doon. Pero Blacklist International at this point, mukhang masusurrender muna nila is very early game lead para sa RSG Slate Philippines. Just an 800 gold lead. Ginawa naman kay 800 gold lead. Pero mukhang tutunawin si Nats. Naku, natutunaw ang sakit ng mga normal damage. Buti nilang merong split-split na available itong si Nats. So, makikita natin for Blacklist International, nagkaroon na ng switching in terms of the lanes dahil yung kanilang carry ay nandun na sa may top lane. So, Eman ay hindi pa nakakasira dito sa may bottom lane, but there is a lot of space knowing that light is there as well to give vision at safe para sa kanila. Ang bilis ng clear wave, oh. Yeah, Alecto, final blow, pero sa top lane, mukhang delikado si Nats. Sina sa magiging target ng doon yung spam mula kay Yue, electrifying hit mula kay Exorc. Sasabayan din niya. Kaya lang nandun si Wise Man sa may patalikuran. Maganda paghatak niya. Ventus ay napapero din sa pati para makasurvive. And Turret ay babagsak para sa kamay ng Blacklist. At hindi yata uuwi ang RSG ng Luan doon dahil makukuha din nila ang Turtle. So grabe yung mga cross-map plays ng Blacklist at RSG. Yes, cross-map plays dahil kung papansin din natin, even the Goldie nagpapalitan lang. Before mag-Turtle objective ang side ng RSG, ang kalamangan ng gold ay nasa Blacklist International. So again, for our teams, dahil magkaiba sila ng dynamics, iba din ang kanilang rotation na ginagawa. Kung mapansin natin for Blacklist International, lagi silang apat. Luminum Blast, tumama. Apat na laman sila. Habang si Nats dito, okay, makakasurvive. May mga resources na nagamit doon. Ito na yung pagbawi ng Exorc. May Tyrant Slayer said, and Tyrant Slayer's play. Nats dito, babawi ng H2O with the Shadow. And makakakuha siya ng kill. Shadow kill! Wala kay H2, oh my V, and double kill para sa RSG. Vintage H2O 501 on this assassin. Napaga ng performance for RSG and good call by the way para kay Light. Alam niya na naginamit na ang Luminum Blast at naka-position ang Blacklist International ng time na yun. Why not tayong gumawa ng counterplay? Wala nang ultimate si mga ibang heroes and look at the items of Eman. Meron na siya ditong Corrosion Sight and the Demon Hunter Sword. Ibig sabihin, pipitik na yung kanyang damage and even the lineup of Blacklist International, pag nagkaroon pa ng isa pang item dito si Eman, mahirapan na sila kasi hindi ganun kakunat ang kanilang hero composition. And so far, RSG ang may hawak ng kalamangan. 2,000 para sa RC Slate Philippines at napakaganda ng laro ni H2 ngayon. 501 plus a key item pickup, Blade of Heptasis, kakabili lang. Ito yung tipo na unang sapak, masakit agad. Yeah. And isa sa mga gusto ko i-highlight dito, no, nabanggit kanina ni Chantel na may kakulangan nga sila pagdating doon sa kunat. And ang isang Lolita sa mga heroes na hindi naman talaga po frontline, pero dito yung commitment. May blast! Dito yung mamamaalam, wala yung kanilang jungler. Electrify beat, wala rin. Sumasakit na yung damage and Yue napilitan din gamitin yun pabalik. At ngayon, may mga engagement pa man ang magaganap. Dahil dyan, magkakala na space ng RSG to take the turret on the middle lane. So, maganda nangyayari for RSG. Yung kanilang kalamang around 500, it's now at 3.2K. Take note na sila naman ngayon ang nagsasama-sama and there is a lot of space for Exorc. Who would have thought na isang joy pala
ang mag-split push. But yes, maganda ang positioning, even RSG, dito sa pag-secure ng Lord. At hindi lang yun, libreng Lord ang nakuha, as you said, Chantel, a 4K gold lead already para sa Raiders. And looks like may control sila in the early game. Yung ulti pala na ninanakaw ni Yue, it's not an offensive tool. Ginagamit niyang pang-depensa yung electrifying beats against the electrifying beats na kalaban na Joy. Yeah. Mm-hmm. Ang mahirap kasi dito ay kahit kunin niya yon, kulang pa rin sila doon sa mga magiging setup eh. Ano ba pang huli nila dito? Yung divine judgment mula dito kay Wise. Kaya lang kasi sobrang sugal yon dahil siya yung retry holder, hindi siya pwedeng umabante basta-basta. And yes, right now, kung mapansin natin for RSG, they have the Lord on the middle lane. So maganda ang minion flow for them. For Blacklist International, mabilis na sila makakapag-clear ng minion wave. They have Benedetta sa kanilang lineup, but definitely, they need a setup play to counter out the RSG's offense. Kailangan talaga nilang madepensa ito. Level 1 Lord lang naman ito para sa RSG Slate Philippines, pero mukhang grabe na ang pressure na nilalagay ng mga Raiders against the Agents. Magpupush sa taas si H2 at nasa baba naman ang mga ibang ka-team ng RC State Philippines. Ang dami nilang nakuhang objectives in one big push. And speaking of objectives, maganda din dahil sa objective taking na yun, nakapag-secure na si Emma ng kanyang Wind of Nature. So with the Wind of Nature, ibig sabihin hindi na ganun katali para i-target siya ni Rene J, kasi supposedly si Rene J ang magpe-penetrate doon sa kanyang position. So, kita naman natin ngayon player gold mataas for H2 and even Eman, dahil sila rin naman ang may pinakamadaming kills or even farming dito sa ating laro. Mm-hmm. And this is already a great game for RG State Philippines, especially if you're up against Blacklist International. 6K ahead ng ganito kaaga, wala pang Luminous Lord, pero mahanap si Rene J. Napantayan with Tyrant Sievers, Tyrant Strange. Makakataas ba si Rene J? Nandun yung bouncing ball. Buti na lang talaga nakalusot siya doon. Wise dito, naghahanap ng magagamitan niya ng Divine Judgment, pero disengage. 1 minute pa naman bago mabuhay yung Lord na to. Mahabang window pa to para sa Blacklist. Saktong eye for an eye plus dash away. Blacklist International, alam nating sanay sila magdaro around this Benedetta. This is a key pickup coming in from Agent Zero Edward, who's not playing today, pero maganda rin naman ang performance ni Rene J on this Benedetta. And so far, RSG, nandun pa rin sila sa 7K gold lead. Tumatahimik na ng konti ang ating laro. Wala na tayo masyado nakikita mga bakbakan na hindi masyado kailangan. Yes, and speaking of bakbakan, if we go back doon sa ating team, head-to-head statistics earlier, in terms of objective taking, lalong-lalo sa Turtle Dances and Lord Dances, lumala mga Blacklist International. Take note that they have the Petrify, kaya maganda for RSG. Oops. Na si Rene J ang targetin. Wait lang ha. Shadow yan. Apat na members at bumalik dito si H2O. Oh. Shadow kill versus Rene J. Paano mo naman ba kasi tatakasan yun, Buritsi? Kinabitan ka na ng Shadow Kill at wala ka pang katabing minions. And this time around, Blacklist, it's a 4v5 at nandito na sila sa Lord area. Medyo mahihirapan silang depensahan to. Ang interesting dito, knowing na namatay si Rene J doon sa may bottom lane, even Blacklist International, hindi sila lumayo doon sa may Lord side. Aware sila na hindi pa ipipilit o hindi pa kukuhanin ng side ng RSG yung Lord. Pero sisimulan na to. And they have to look out for those set of plays coming in from Light. Tikan pa si Wise doon. Binato ng tissue ni Light. Ang sakit. Nung models mula kay Eman. And H2O ay nandito rin. Actually, 5 people na magiging kaganapan doon. Knock-off. Nakita na itong si Light. Ngayon si Wise. Uy, tingnan mo naman yung damage mula doon sa models. Half health yung Lord. At nakikipagsayawan dito ang buong miyembro ng RSG. Si Rene J nandito na rin, no? Papunta na. Low HP na ang Lord at si Light ay nagse-stretching na. Nahanap si Wise! Apan, may Numinon Blast sila, follow up! Sino ang mamamatay? Si Wise ang inuna nila dito. Oh my V! Super rin makakabawi din. Wala yung kanilang roamer dito, pero ito yung electrifying bits. Flicker na gamit na ni Yue. Kaya lang maiipit itong si Oh My V and wipe out mula sa mga Raiders. Exhort with the play at si Eman with the damage. A perfect game so far for Eman. 3-0-6 and ranked first para sa average damage dealt at mukhang tatapusin na nga nila. Ang mga Kingslayers, available yung catapult dito. This is it, game number one para sa RSG Slate Philippines. What a game for RSG.